Doon po namin may pagtulong ng kapistahan ni Apostol Santo Tomas
upang matupangan niya kami sa pagdalangin. Kami magkamit ng buhay sa ngala ng kanyang tinigilalang Panginoon na si Jesus Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ng hanggan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga sinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang lakong panguluhan ay si Jesus Cristo. At sa pamamagitan niya, nagkaunay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, ang salita ng Diyos. Humayog dalhin sa tanan, mabuting balitang araw. Purihin ang Poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa banal, sa balat ng lupa. Humayog dalhin sa tanan, mabuting balitang araw. Pagkat ang pag-ibig na utol sa atin, dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Humayog dalhin sa tanan, mabuting balitang araw. Magsitayin po ang isa sa labing dalawa hindi nila kasama ng dumating sa Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng pangalabag, nakita namin ang Panginoon, sumagot si Tomas, hindi ako maniwala hanggang di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggang hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ng walong araw, muli nakatipog sa loob ng bahay ang mga alagad kasama nila si Tomas. Nakapinig ang mga pinto. Ngunit tumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingin mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo yung kamay sa aking taliduran. Huwag ka nang magalindangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sabagay nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sumayo ang Panginoon. So, bahagi mo ng isang pagtilos natin sa buong ay kapistahan ni Apostol Santo Tomas, isa sa 12 lagad ng ating Panginoon sa Kristo. Ito ngayon ay makita natin yung mga
ng mga nagbubuga, yung mga taong mahilig magbuga, mga may mga asawang palaging nagbubuga. So, kaya bigyan natin ang inyong na pag-inigaw ng araw na ito, sapagkat ito ay bahagi ng ating karanasan na maaari tayong turuan ni Santo Tomas. Sa 22 alagad, nakita natin hindi lamang ang nagkamulo, hindi lamang ang takbo, hindi lamang yung mga sumusunod kay Jesus. Mayroon din mga nagbubuga. At ito ay sa larawan ay pinakita ni Tomas. Pero mayroon malalim na paninila yung pwede yung natin makita yun sa ipangilo natin yung sa araw na ito. Una, kaya yung nagbuga si Tomas, kasi yung pwede yung sabi ng kanyang mga kasama na nakita namin ang Panginoon. Ito po kasi yung maling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya hindi siya makapaniwala sa pagkat na hitam-hitam si Jesus ay pinako sa krus. Namatay, inilibong. Pagkatapos ay sabi ng kanyang mga lagad, nakita nila si Jesus. Akala nila ay, akala niya, sila ay dinugutan siya. Kaya, hindi siya makapaniwala. Alam nila yung nakalaming niloloko siya ng kanyang mga kasama. Mga si Jesus na ay muna yung mabuhay. Kasi siya lang yung absent eh. Siya lang yung dala ng minggo ng kwangko ng pagkabuhay. Kaya natangalaga yung Panginoon Hilal. Sabi naman natin, sino yung absent? Hindi lang po sa kwa pinahanap natin yung absent. Sa mga nagdiriwang ng kanilang paarawan, yung sabi na ay nahanap ko kasi at least ito lang para sa natin at least makita ko naman ng mukha minsan lang naman tayo magkasama saka isa lang naman ang mukha minsan lang kayo mag-birthday so kaya huwag kayong mahiya kapag tinawag kayo yung nakita naman natin na yung iba hindi ko alam kung wala ba rito o ayaw tumakas na kamay. Pero yun po yung makita ko natin, sino ba yung wala? Sino ba yung absent? Sabagat, makikita po natin, kung isa yung mga absent, may kanya-kanyang dahilan. Pero isa lang yung kalimisan ay nakita natin ano, ng mga dahilan. Well, pwede rin sabihin natin na, Father, nag-abroad. Pero, alam nito, kapag sinabi natin nag-abroad, hindi na nagkakaroon na nakakagat natin. Kumisan yung hindi natin alam kung bakit absent, yun ay kalungitan na yun na yung mga problema. May sakit. Hindi kaya hindi naman siya may sakit. May sakit yung kanyang anak o asawa. Kaya hindi siya nakapasok. Maaaring mayroon siyang inaasikaso na ibang bagay. Kaya kinakailangan din natin ang tingnan, no? Sabagat yung mukha ni Tomas ay nasa doon sa mukha ng mga kapatid natin na maaaring pinagbubudahan natin at maaaring isang kaluga-luga. Pero maaaring kinakailangan din natin na sila ay gabayan. Sabagat sila yung mga nawawala. Nagawang nag-physical. Magmaaring sa iba pang mga bagay. Kaya, kinakailangan natin na ipangalagaan din sila. Katulad ni Tomas. Hindi mo binanggit sa Ebanghelyo kung bakit si Tomas ay absent ng linggo ng ulit pagkabuhay. Pwede mo isang maluwanan mo na may sabi nga natin, mayroon itong pinagdadaanan. Bagay na kung saan ay kinakailangan din siguro nating alalayan. Sabagat,
bahagi ng isang pag-iwas natin sa loob ng nito na nakita natin, no? Katulad ng mga alagad, kasi kami parang batagahan, yung grupo ni Jesus. Na kung saan yung nakita ko natin, na kinakailangan din natin na pangalagaan. Pangalawa, bagay na kung saan ay ipinakita ni Jesus ang kanyang kabiluran at kamay. Alam mo sa gitna ng mga pagbunta sa hindi nito, maaaring marami tayong dahilan kung bakit tayo nagbubunta. Maaaring siguro mayroon tayong masamang karanasan. Maaaring siguro tayo ay nakaranas na lukuhin. Maaaring tayo ay nawala ng pag-asa. Isa po yung sakit na inaarap ngayon ng ating lipunan. But it is not only now, kahit na 2,000 years ago, na may mga taong mahirap makapagtiwala, makapagtigay ng kanyang diwala. May mga taong palaging nagdududa sa nabanggit ng mga pag-iwas. Na kundusin po ay lalong pinibigan ng bigat ngayon, lalong-lalo na ngayong kapanahonan na ito, sa linaw natin, na isang problema ako kasi sinabi niya yung salito ng ginagalawa natin, ay yung anonymosity. Anonymosity. Ngayon, magkababalo ka ngayon, hindi na kayo magkakilala. Kung isang, kayo ko lang ako, kayo ay partner, kayong ginawa sa inyong banding. No? Pero, yun po, no? Kung isang magkababalo, hindi magkakilala. No? Baka kung isang yung inyong katrabahoan, hindi natin magkakilala. Bahagi na kung saan ay kumisang daw kawa sa sobrang dami natin sa ating pag-ilos. Kaya kumisang yung mga tao na gawa na hindi ako kilala, kumisang mas malakas ang loob na gumawa ng kalabuhan. Kasi bakit, hindi naman ako kilala ko eh. Kaya kumisang, kasi hindi mo lang kilala, ang isang unang sisira ay pagtitiwala. Wala kang tiwala. Bagay na kung saan ay sumisira sa bawat ugnayan ng tao. Kaya yung tanggalan ay pinapayag ng buong kapag na ibinahagi niya sa Ebanghelyo natin yung sa araw nito. Sabi ni Jesus, na tingnan mo ang ating mga kamay. Yan ang isang bagay na kung saan huwag tayong manatili sa pagdududa. Kung meron tayong pagkataon na maalis yung anumang uri ng pagdududa, alisin natin yung ating pagdududa. Siyasabi natin kung kinakailangan. Tingnan talaga natin kung talagang naroon na ba talaga si Jesus. Ito na ba talaga si Jesus? Hindi mo ibigay ang sinong pagdududa. Patunayan mo kung alin ka lang talaga ang tama. Bagong panagbili ng iyong sarili na hanggang ngayon hindi mo alam kung ito ba ay tama o kung iniisip mo ba ay mali. Dapat ay tunukan mo. Tama ba ito o mali ba ito? So ano ba ito? Gagawa ka ng pamamaraan na maalis mo yung iyong pagdududa. Kung paano numaalisin yun, ang ikaw na ang maaaring gumawa ng nabanggit ng pagkilos sa sipipete sa sitwasyon na iyon yung nabibilaman. Dito po sa Ebanghelyo, kung tusin, si Jesus sa mismo nagsabi, hawakan mo ang aking pama. Ilagay mo ang iyong daliri doon sa sugat ng aking kamay. At ipasok mo ang iyong kamay sa sobrat ng aking paninira. So para ano? Para magbalik
buong kanyang pagtitiwala na ibalo yung kanyang pananampalataya. Kinakailangan natin ng assurance. Napakahalaga rin sa bawat ugnayan ng tao. Kinakailangan natin i-assure ang bawat sarili. Ano? Mapagkakatiwalaan mo ako, mapagkakatiwalaan kita. At higit sa lahat sa Diyos, pinakailangan ang tao nagtiwala sa Diyos. Lalo-lalo na sa maraming pangyari sa ating buhay. Ito po nakita mo natin kung isang mayo nung kami pamunta dito, may sarado, binabalita yung mga namakay at yung mga nakaligtas doon sa barko na lumubog sa Ormoc City, sa Ormoc. So, bahagi mo kung saan ay makita natin yung mga tayo ay dadaanan ng hindol. Tayo ay bahagi mo na kung saan ay nakakaranas ng mga sakit, karamdaman, aksidente. Punta mo kapabilangan mo na ipangyayon natin ng nakaraang libo, yung kapangyarihan ni Jesus apat sa katikasan, at yung kapangyarihan ni Jesus na mapagali ng mga may sakit at umuhay ng patay. Sa isang pagkilala na ano, ay magtiwala tayo na tayo ay hindi papabayaan ng Diyos. Na hindi papabayaan ng Diyos. At sumapanong pa ng nalangin natin na pagkipay mga nabagin ng pananampalataya sa pamagitan ng pagdarasal. Sa pamagitan ng pananamin. Ano mang uri ng pananamin? Pero lalo-lalo na po sa banal na Eucharistia, ang banal ng Misa, pag-araw ng Linggo. Kung marunong kayong magkasal ng pananamin, na bagay ng Maria, sa mga panahon na mag-isip niyo magkasal, magkasal mo ngayon. Isa kawan niyo yung ibang iisipin. Yung ibang tao napapranin, bakit? Ay, iniisip nila, niluwalo ko ako ng asawa ko. Nakasisira ng ulo yun. Kapag yung makita ko natin, hindi. Magkasal kayo. Magkasal kayo. Lalo-lalo na kapag iniisip niyo, nagtatrabaho kayo. Tapos nagluluda kayo, kung kanino man. Ay, baka yung kaniyo ninyo, ang madalo ninyo habang kayo nagtatrabaho. So, yun sa ganun, manalangin. Ipagdalan natin ang presensya ng Diyos sa ating gitna. Magdasal. Dasal ang Santo Rosario. At ano mga maaaring panalangin na inyong nalalaman. Bakit? Kasi yung nagpagkatiba. Sa gitna ang mga pagkakataon ng pagkibos para kung tinayin siya yung talagang kilalanin, kung talagang, ano ba talaga? Itanong mo sa Diyos, yung iyong mga pagbubuda. Nalisin mo ng Diyos na kayo napanatag, kasi yung taong nagbubuda, nagulong ang isip naman. Ayaw mo ng Diyos na nagulong ang isip. Kaya ang Diyos, bigyan natin ang higit ng pagkibos. Ang Diyos natin ang isang Diyos, na nang nanais na alisin yung ating pagdududa, harapin kung ano yung talagang matutuwanan. At, tingnan natin, katulad ng isang pagpapagdang natin, higit sa lahat, sa Diyos, na hindi nagpapabaya sa atin. Pangatlo, bagay na kung saan ay ipinahayag ni Jesus, mapalad ang mga nananalig kahit hindi nila ako nakikita. Mapapalaw ang mga nananalig kahit hindi nila ako nakikita. Well, bahagi yun na kung saan ay hindi natin nakita sa Yesus na tulad ng pakakita ni Tomas. Kaya yung Tomas na kung pusin ay nakita niya sa Yesus pero nagdula. Kaya hindi natin nakita sa Yesus na tulad ng pakakita ni Tomas. Pero kayo na lumabala. Ano? Narito siya sa banal na pagdiriwalo ng Misa, pag-araw ng ating pagtitibol. Narito siya, siya ay nagiging tinapay at lalak. Nasa gitna natin siya, yung ating pananalig. At yun po ay pagtibayo natin. Hindi mo isang panuwaran na kung saan yun, isang pananalig na magbibigay sa isang maliwanag
ng pagkilos. Isang maliwanag ng pagkilos namin sa pagkilos ko. Kaya, nabigyan tayo ng lakas sa pangharapin ang aming uwi ng habang ng daigdig nito. Sa anong pamantalan? Kasi sinabi ni Jesus, sinabi ng ating Panginoon sa Kristo. Pero bagay na kung saan ay binibigyan din natin ng higit ng pagpapahalaga, ngayon kahalagahan po ng ating pagkilos sa daigdig nito, ang gulmatin sa ito ka na. Kaya ba't mo ginagawa yan? Hindi sa pag ito lang ang gusto ko. Kung ano ito, gawa ang mami ko na ng praktis na niniwala ako na ito yung sinasabi ni Jesus, ito yung tama, kaya ito yung ginagawa ko. Ginagawa ko sa pag ito yung aking paniniwala kay Jesus na hindi ako madidistract na anumang problema na hinaharap ko sa daigdig na ito. Na ipagpapatuloy ko ang aking pakisakatupan, katulad ng ano, paglilipat ko sa trabaho, halimbawa, na bakit nalilipat ko sa trabaho? Kasi itinuturo sa akin ng Panginoon, naglilipat ako sa trabaho ko. Eh, yung iba naman ang tataya. Pero hindi ko pa naman tataya ako, naglilipat ako sa trabaho ko. Kahit ako lang naging isa, bakit? Eh, hindi ko pa naman tataya ako. Pero ang pinakailangan, i-transform yung ating pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, sa ating pang-araw-araw na pagkilos. Kaya nung sabi mo, mapalad ang mga nananawin kahit hindi nila ako nakikita. At ito yung ibig sabihin talaga ng pananawin. Higit sa mata na nakikita natin, ngunit higit sa mata ng pananampalataya. Ngunit yung mata ng pananampalataya natin sa Diyos. Kasi ito yung pinaniniwalaan natin na itinuturo sa atin ng ating Panginoon Jesus Kristo. Eh kahit matatapon, kung sabihin natin, ako na nga ang gumagawa ng mabuti, ako na nga yung sumusunod sa batas, eh ako pa yung mas mahirap. Huwag kang mag-alala. Bakit? Kasi yung talaga nananalig sa pananampalataya, hindi niya dapat yung isa sa hindi niya dapat yung ikawamahalan. Bakit? Gumagawa siya ng mabuti. Doon siya malugaya. At doon niya talaga ipapakita yung kalugayaan na tuyo ng pananampalataya. Pero ngayon, pwede kang lumibaya ng hindi ka ng bataya. Ayaw ko lang kung yung bataya ay pwede rin lumibaya sa kanilang pananampalataya. Pero ito yung pananalo na ibigay sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Tugan ba kung ito? Isang pagkapahayag sa mga pagkakao noon, yung mga pakilala natin at pagunawa natin sa mga tao na hindi natin nakakasama, bagsapagat mayroon silang kadahilanan. Pangalawa, pagtibay natin yung ating pagtugon, lalong-lalo na sa pamagitan ng mga panalangin. Pangatlo, isang pananampalataya na magbabago ng ating pagtingin at pagkilos sa buhay na ito. Bakit? Dahil ang Diyos natin ay ang Diyos na hindi magpapabaya. Ang Diyos na palaging nagmamahal. Ang Diyos na palaging nagbibigay ng kanyang awa.
Nalangin ka ng mga kapatid ng mga tagahawin na pinagdaan ng Diyos ng mga mga pamilyan. Pamanahin ko ni kaliyay namin ng aming paglulungkot. Kalakit ang dalangin at nagulog mo ng mga katawad sa amin. Ngayon kami nagpapasalamat sa iyo. Kaya sa amin nagpupuloy sa pupuloy ng Apostol sa Tumas. Sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magkasawa ng hanggan. Sumayin niyo ang aming Panginoon. Taas sa Diyos ang inyong puso at Diyo. Masaramahan natin ang Panginoon sa ating Diyos. Ang aming makapangyarihan, tunay ng marata na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, pinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol sa likap katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal. Hindi magpapakas ka ay kailan. Kami isang kailan mo dito sa daigdig ay katibayan ng Panginoon sa langit. Kami narito ang pagpapalatid sa pagkakaisa ng Panginoon sa iyong pag-ibig. Kaya kausa ng mga anghel na nagsisiyari ng papuri sa iyong walang umpayo sa kalangitan. Kami nagpupuri sa iyong kadakilaan. Thank you.
nangyari namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami na napangalit ngayon sa harap mo para magbibig sa iyo. Kaya sinasaamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng Diyos Kristo. Kaya ako Lord sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linatid mo yung simpahan na ganam sa buong debit. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francis, ibinagaltura at ang ganang kapalitan. Halalahanin mo rin ang mga kapatid namin na ang layo na may pagkasang sila mo rin ang buhay, dahil din ang lahat ng mga pumahal. Kawaan mo sila at tulungin sa iyong kalimunagan. Hawaan ko nito papi kami lahat ng kasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mga Virgen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol na lahat ng kamagana ng buhay dito sa daigdig na kalimutunod sa iyo. Maipagbiwang nawa namin ang pagpupuloy sa karanaman mo sa mga magitan ng anak ng aming Panginoon, Jesu Cristo. Sa pamamagitan ng Kristo kasama niya sa mundo, na lahat ng parangal mapuloy sa iyo, Diyos ang mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang mga. Amen. Upang tayo ay magpatibay ng ating pananalig sa gitna ng maraming mga pagdududa, magtiwala tayo sa kapangyarihan ng ating Diyos. Ang kapayapaan ng Panginoon ay namin sa mga inyo.
magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Patuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita, maramang ay gagaling na ako.